aming grupo ay tumungo sa Payatas Dumpsite upang mag-interview ng mga residente na nakatira doon. Hindi pa man namin nararating ang mismong dumpsite, umaaringasaw na ang mabahang amoy ng mga basura. Ngunit kalaunan ay nasanay na rin kami dito. Nakita namin ang malabundok na mga basura at ang magkakadikit na bahay sa paligid. Una namin nakilala sa ate Jennifer at ang kanyang anak na si Gerald. Tinanong namin siya kung nakakasakit pa silang mag-anak sa dami at baho ng paligid ng kanilang tinitirahan. Sa amoy ng basura, si Gerald dadala sa isla. Ano lang, yung nakaramdam na, nakakasakit po. Hindi naman siya sakitin sa simula na nung maling basura dito sa akin. Kasi marami yan, hindi yung dito, hindi yung banda sa mga. Kasi alam, may bagong kayo, may bagong ano. Bakit pa? Alam mo, nagbawal sa bata yung iba yung basura. Tumuloy pa ang aming grupo sa looban at doon namin nakilala si Mang Norberto na 6 taon lang nakatira dito. Tinanong namin siya kung kumusta ang kalusugan ng kanyang pamilya sa gilid ng basura. Pero ang pinakaumagaw ng aming pansin ay ang pagiging bukas ng isip ni Kuya Bobby na 10 taon na ang naninirahan dito. Nadatnan namin siya nakasama mga kumpare. Nag-iwalay sila ng mga bakal mula sa mga gamit na itinapon na. Namin, malakas lang yung resistensya namin, pero yung mga bata talagang nadadapo ng mga sakit. Yung kakasakit. Kasi yung nauna yung mga dengue-dengue na ano, matamok. Ah, dito. Ang sakayan niya, nakikita niyo naman yung basura na yan, di ba? O yan, di ba? Ay, nakita niyo mga bata, nandiyan, naglalago sila. Kaya, nahinapin yung resistensya nila. Kagaya na yung mga may medyo may tanda-tanda na rin. Ay, naman yung resistensya sa paglabanan. Walang pag-ano eh, hirap din ang buhay. Wala rin ano, trabaho na bigay, extra na trabaho namin. Kasi may income na konti, maliit na income, pasok. Dito lang, siyempre, wala rin mong pag-ano pa, kaya tiyas-tigar-tigar. Puro rights lang naman dito, hindi naman talaga totally na may pag-ano. Ngayon kasi yung basura na yan, hindi mo na rin kasi masisisi kasi unang-una kasi pinagkukuha ng harap buhay ng mga tao eh. Kagaya ng mga kalakal, yung mga ganyan na kaya nakawak mo na yan, kagaya ng ginagawa ng tao na yan. Yung kalakal siya. Ngayon, kung mayroon mong komento, kung komento lang, maraming komento. Pero hindi mo na rin kasi magpipigilan eh. Kasi pinagkukunan na rin ng tao ng ginagawang hanap buhay na nila yan eh. Halos wala ka nang, lahat nga, napakinabangan na eh. Kaya ng mga kalimbaboy. Kung may isang sakong kalimbaboy, may 100 ka na. Talaga? Oo, ganun. Kumbawa, yung mga... Maraming mga ano. Kaya kung ano man ang komento mo, hindi mo rin kasi masasabi na kausapin ganitong taon to para patigil natin yung ganyang basura. Hindi mo rin masasabi ganun kasi pinagkukunan nila ng hanap buhay na yan eh. Diyan na silang nabubuhay eh. Kaya ang ginamaganda dyan, talaga, mayroong talaga isang malaking pagtitipon na ano, no? Meeting talaga, malaking meeting na ano. Hindi mo rin maano yan eh, kasi sasabihin lang siya, sasagot lang siya yan. Ba't nyo kapatigil niya ang pagkano ng basura na yan? Dito kami kumikita, dito kami nang binubuhay ang pamilya namin. Hindi mo rin maano. Meron kong sasarili ko lang na komento lang. Kung isipin talaga. Pangit na kasi dangerous na yan eh. Nangyari na yung trahedya eh, di ba? Kung ako lang yung sasarili komento ko lang masusunod. Kasi may marami na namatay na tao rito. Nagaganan, dami na. Talaga? Free of the people. Nanaliksik ang aming grupo ng tugon mula sa gobyerno sa lumalaking problema sa basura. Napag-alaman namin na nagpatupad mula noong taong 2001 ng Republic Act 9003 na tinatawag ding Ecological Solid Waste Management Act. Ang mataas na ito ang nagbibigay ng legal na balangkas sa maparaan at malawak na programa sa paglutas ng basura. Kami ay nag-focus sa recycling na bahagi ng batas.
ay minumungkahi din namin ang papapatayo ng materials recovery facility sa bawat barangay bilang pagtugon sa lumalalang problema ng basura. Ang MRF ay isang pasilidad kung saan idinadala ang mga recyclable na gamit at pinoproseso upang maging mga produkto na maaaring ibenta ulit sa tao.